Ate Bosley, kumusta mga ka-Bosley dyan, no? Alam ko nga, matagal na kayong nagantay sa aking vlogs na entrepreneurship. Pasensya kayo sa minsan na po tayo naka-upload. Ganun talaga, sobrang basic. Dahil sa kakantay nyo, ay nawawala na minsan kayo. Feeling ko lang yon. So, bago tayo mag-umpisa sa ating topic, ay akin munang kumustahin ang lahat ng mga ka-Bosley ko dyan. Coach Family, sa kung saan sulok man kayo ngayon naroon, sana'y nasa mabuti tayong kalagayan, lalo na sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao, at sa kung ka-Coach Family, worldwide. Ka-Bosley Family, worldwide, no? Pakishare na lang ating vlogs dahil para po makarating po ito kahit kanino. At pinutin ang notification yung bell yung all para manotify yung mga bagong upload natin, no? At maging mapanatag po tayo at makinig na maayos para maging mayaman po tayo. Kuswerte po kayong nanonood ng aking vlogs dahil napunsoy ko ng isang araw ang punsoy. Lahat po ang dumidikit sa akin ay yumayaman. Ang lahat pong nanonood sa aking vlogs ay yumayaman. Wow! Sige, tungayan nyo yan dahil ito ay inyong practical ang mga tulong nito sa aking mga experience na pinagdaanan at mga pagdadaanan pa lang ay kinikwento ko dito para ay mapulutan po ito ng aral nyo. Okay, marami nga nagtatrabaho 24 hours dahil ang mga Pilipino, ang akala nila kung magtatrabaho sila 24 hours, ang ilang kalaman ay ito sila ay yumayaman. Dahil, kailangan ko mag-overtime. Dahil kailangan ko mag-iPhone. Makakuha ng marami pera. Kaya yun po yung paniwala na mali. Alam mo bakit sinasabi ko mali? Pasensya na po kayo mga hardworking. Dahil ang pagyaman po, hindi po ay pagpatay ng oras talaga. Ang pagyaman po ay, kailangan po ito na dahan-dahan. Sa pag-uumpisa ng maliit na negosyo. Hindi po sinasabing umaman ka na magdinegosyo ka para umaman ka. Kaya ang ibang mga negosyante nagtayo agad ng malalaking business na hindi nag-start sa maliit. Kaya yun ang dahilan kung bakit sila po yung nagda-down. Sila po yung nagbabankrupt. Biglaan kasi million ang binibitaw ng kapital. Kaya ang nangyari, hindi nag-start sa maliit. Kaya nangyari, malaki ang nawawala. Kaya bilang isang pagyaman na isang negosyante para sa aking experience at aking itong naumpisahan, ako eh, nagsimula sa maliit na bagay. Ako ay nagbibinta po sa umpisa ng uling, kuprang, ay sako-sako lang. Na mag-uling ko ako, maghahakot ko ng bagol, ako ay magbinta ng coconut tinde. Protos noon, binibinta ko yon sa maliit na bagay hanggang nag-expand ang utak ko, nag-sidewalk vendors po ako. Dahil ayaw ko talagang magtrabaho noon, iwan ko ba? Ayaw ko magtrabaho. Dahil naisip ko talaga noon pa, ay talagang anak na ako ng gifted. Gifted na talaga ako. Ano po ibig sabihin ng gifted? Talagang anak na ang mga mahilig mag-vendors. Okay. Simula ako sa nang nag-expand unto-unto yung utak ko, nag-aaral ako ng high school, nagbibinta po ako ng papel, lapis, bullpen, hanggang mga karamel. May mga dating mga candy. So naisipan kong nagtapos ng high school. At nag-college ako, hindi ko nag-ayos sa college kasi gusto kong mag-sidewalk vendors. Kahit ganun kayaman yung nagpa-aral sa akin, hindi pa rin ako nag-ayos sa pag-aral. Lalo na pag mag-boring po ako. Lalo na ang aking college po ako, 32 unit ang dala ko, overloading ako. 30 unit, napakahirap yun, no? Para sa akin, dahil kulang ng panahon ko, aral naman, parang mabuboring po ako. Yung pag-asan po ako masaya, magtitinda. Magtitinda ko kahit ano lang ang itinda ko noon. Kaya lang, minsan, pinagtatawanan ako. Nahiya naman ako, pagtawanan ako, lilipat naman ako sa ibang lugar na walang nakakilala sa akin dahil nakaiiyak ka lang pagtawanan ka. In despite, English yun ha. Sa madaling salita, ang maliliit na bagay ay ito po yung magtitrain sa'yo paano ka maging matalino. Dahil pag ikaw magpasikat nga negosyante, dahil ang negosyo mo kaya hindi ka pa nag-try nag-business, agad ay nag-business ka ng malaki kaya gusto mong ma-attract ng mga tao dahil yun ay, gusto mong makita ng ikaw mayaman, ay babagsak ka talaga dyan. Dahil ang iyong pag-negosyo walang value, wala kang kaalaman kundi magpapasikat ka lang. O diba? Yun po yung dahilan ng karamihan ng anak ng mga mayaman ay nag-negosyo bumagsak dahil hindi nila alam patakbuhin ang negosyo. Dahil hindi sila nag-umpisa sa maliit na bagay. Start ka sa maliit. Diba? Ang Coach Company, nag-start po ito sa order. Mamili ng Bibisoria, Shopee, para po'y ipiprintahan. Ang Coach Company ay nag-iikot na makabili mga t-shirt, pero ay ito'y Paul. Nakikita ko failure ito. Dahil ang iyong nabiling mga cloth, ang iyong nabiling na damit, ay hindi maganda. Kaya inaayos ko, kaya ako'y bumili ng isang makina. Para may sarili ako mismo ang magtahi. Dahil palpak eh. Kita ko hindi magbalik order ang customer nito pag bibigyan ko ganito. So ang ginawa ko ay ako ay nagkumuha ng makina bumili. Iba pala, bumili ka ng makina. Kailangan ko na rin ng edging, makina. Din pala eh, bumili na naman ako. So naging paunti-unti yung makina mo. Ang aking printers, nagsimula po ako. Aking heat press, sa isang peraso, maliit lang. Pero ngayon napakadami na. So ganun, sa umpisa, simulan mo. Ako'y bumili ng computer, si Kanhan. Napaka 12,000 built
Girl din. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gamit namin. Dahil, simula kasi yan. Dahil, pinag-aralan mo eh. Kasi hindi po pwede nga i-direct mo. Bibili ka ng, pero ang goal ko, 500 na makina. Yeah? Kaya iabutin ko yan. At nangyayari nga. O, diba? Dahil, nagpapatayan ako ng factory eh. Dahil ako, pag ako ay mumotivate na tao, hindi po ako magsabing isang makina, dalawang makina. Ang sabihin ko, 500 na makina, nakatago na doon. Dahil gusto kong mapositive ang mga tao. Ay, grabe palang goal nito. Grabe palang, andyan na palang makina. Dahil ganun yan eh. Mag-thank you ka ni Master. Thank you Lord sa 500 na makina na binigay mo sa akin. Naiyaya si Master pag hindi niya ibigay sa'yo. Dahil nag-thank you na ka na eh. Wala pa. Oh, kasi karamihan sa magdasal. Lord, bigyan mo ako ng maraming pera. Lord, bigyan mo ng ano. Nangingi pa rin. Ako, hindi na. Nag-thank you na ako. So, hindi pa nangyari. Hindi pa ako, nang wala pa akong bahay. Thank you Lord sa bahay. Binigay mo sa akin. Dahil bakit? Believe yourself, believe ka, na napakapangyarihan ang universe. Nakapangyarihan si Master. Kaya niyang ibigay yan. Kaya kanya buhayin. Kaya niya nagawa ang hangin, ang gumagalaw ang dahon. Tapos duha-duha na lang ang isip ka ba? Ayun, hindi po ako nangarap ng magandang bahay. Hindi po ako nangarap ng maraming sasakyan. Dahil simpleng tao lang ako. Takot din ako. Pero kusang binibigay yan? Dahil may tiwala ka sa sarili mo at sa kanya. Mas lang magtiwala ka sa kanya. Hindi ka puro hingi, nangingi kayo. Wala pa sa inyo, pasalamat na, pasalamatan niyo na. Ako alam mo bakit? Pinapasalamatan ko na siya. Tuwing umaga sabi ko, "Thank you Master, binigyan mo ako ng 50 millions of dollars buwan-buwan." Pero wala pa sa akin 'yan. Pero nakikita ko parating sa akin. Dahil araw-araw, then 50 millions dollar buwan-buwan. 'Yan ang pinapasalamat ko. "Thank you Master, thank you sobra, thank you." Then binigyan mo sa akin ang 50 million. Million na, 50 million dollars dollars. Oh. Dahil you goal big thing para di mag-stop, para ganun, huwag kang mangarap ng pasikip dahil gaganun yan pag matutupad, diba? Naintindihan nyo? Dahil kung hindi nyo naintindihan, ay swerte kayo. Maraming salamat at ito yung ilingkod TV Boss Lee, walang ibang pogi. Malamal kayo, bye bye.